Hindi yan totoo. Ano lang yan, siguro palabas lang niya yan na kunwari natatakot sila. When they enter our house and did that to the governor, was that a sign of fear? That's not a sign of fear. Mayor Janice Digamo ay hindi naniniwala sa sinasabi ni Congressman Arnie Tevez na takot raw siya bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang seguridad. At yan ang ating alamin. Panoorin natin itong video para malaman po natin kung ano ang masasabi ni Mayor Janice Digamo doon sa mga payag ni Congressman Tevez at siyempre sa kanyang abogado na sabi nga ay takot raw bumalik sa Pilipinas si Congressman Arnie Tevez dahil sa kanyang seguridad. Kung narinig yun, takot din pala siya sa security. Siya ang nananakot man. Natatakot din pala ang nananakot. Natatakot ba pala ang nananakot? Yan po ang parang balik tanong ni Mayor Janice Digamo kay Congressman Arnie Tevez. So, alam po naman natin na talagang doon po sa kanyang sa kanilang probinsya ay ito pong dalawang pamilya na ito ay parang matagal na po ang kanilang alitan. At dahil nga si Gobernador Ruel Digamo ay ayaw po niya yung mga illegal na gagawin po sa kanyang probinsya. At sa ating mga nabalitaan na itong si Congressman Tevez ay marami pong mga ginagawa na mga illegal yan po sa Negros. So kaya ay talagang hindi po sila magkasundo dahil talagang ayaw po nung yumaong gobernador sa mga illegal sa kanyang probinsya. Hindi yan totoo. Ano lang yan? Siguro palabas lang niya yan na kunwari natatakot sila. When they enter our house and did that to the governor, was that a sign of fear? Yun. That's not a sign of fear. That's a sign na kaya ko kayo, kahit gobyerno pa kayo, kaya ko kayo. That is what he is telling the people. At ang kaya niyang sabihin lang sa mga tao, ay kaya ba namin yung gobyerno? Ay, kayo pa na. Kayo pa kaya? Hindi. No? That's drama. Pag sinabi niya natatakot siya, hindi siya takot. Drama. That's drama. Ang ginawa ni Congressman Tevez. Ika nga ni Mayor Janice Digamo. So sa bagay, may punto naman si Mayor Janice Digamo dito po sa kanyang payag. Dahil nga ay alam po naman natin si Congressman Arnie Tevez naghahamon pa nga yan ng suntukan. At sa ngayon ay di umano ay takot na siya bumalik dito sa ating bansa. So dito po sa salaysay ni Mayor Janice Digamo, talagang tinamaan po si Congressman Arnie Tevez dito. Naghihintay pa siya na makabayad, makasuhol kung sinong kayang suhulan. Yeah, that's how I understand it. Why are you, bakit ka nagpapalawak? Tsaka sana po talaga yung sa national government, i-ano natin, i-freeze natin yung kanyang account, yung kanilang properties, because that can still be translated to liquid money. Pag may money, yung kanilang sugal, LTC. No, please. Yung kanyang online sabong sa LTC, pwede nyo naman yan talaga yung ihinto kung gusto nyo eh. Kaya nananawagan lang talaga kami sa inyo na help restore peace in Negros Oriental. We need that badly. So ayan, nanawagan pa si Mayor Janice Digamo sa nasyonal na sana po no ay imbestigahan din po ito pong kayamanan ni Congressman Arnie Tevez ay at saka ito pong online sabong. Pero sa ating pong napanood no nung nagpaliwanag si Congressman Arnie Tevez, ay sabi nga niya ay wala na raw siya, no? Hindi na raw siya connected dito po sa online sabong. Pero siya po ang nagsasabi doon. At dito sa Negros, siyempre alam po yan ng mga tao
kung yun bang online sabong ay still pa ba na ino-operate ni Congressman Tevez. So kaya para sa akin ano, mga kaibigan, ay mas mabuti na umuwi si Congressman Tevez at sagutin po niya ang lahat po ng mga akusasyon no, na binabato sa kanya. At kung hindi man talaga niya yan ginawa, eh bakit po siya matatakot? Diba? Kung atin pong titingnan dito, ito rin pong pamilyang Digamo na naiwan, no? Itong misis ni Gov. Aruel Digamo at ang kanyang mga anak, iba pang pamilya, kamag-anak, eh sila din po ay dapat matakot, no? Dahil pwede po sila anytime na risbakan doon po sa mga tao na pumaslang kay Gobernador Aruel Digamo, di ba? At isa pa dito ay talagang hindi pa po na-pinpoint yung pong tao na nasa likod dun po sa pamamaslang. Si Congressman Tevez actually ay parang person of interest lang po siya dito sa ngayon. Diba? Hindi pa man po talaga napatunayan at yung gunman na nadakip, yung nahuli, eh parang heresy lang naman ang sinasabi dahil sabi niya ay yun daw ang sabi nung middleman, no? Na yung kadilang mastermind ay si Congressman Tevez. So wala pa talagang totally masasabi natin na talagang si Congressman Arne Tevez yung pong mastermind. So kailangan pa po na mas maiging pag-iimbestiga para po ay malaman at lalabas po ang totoo po, no? Na mastermind o sino ba talaga ang nasa likod po ng pagpaslang ni Gobernador Will Digamo. Dahil alam po natin na dapat po talaga ay mabigyan po ito ng justice. Dahil kung wala pong mangyayari at hindi po mahuli yung pong talagang utak sa pagpaslang kay Gobernador Ruel Digamo, siyempre, mamimiyasa po yan sila. Di ba? So, tama po naman, no? Si Mayor Janis Digamo sa kanyang panawagan na tutukan po talaga ito pong kaso na ito para po ay matumbok yung pong sinasabi, no, na mastermind at sabi pa nga na sindikato po ito, isang grupo. Di ba? So, ang delikado po ito sa safety po, no? Sa ating pong bansa. Dahil kapag hindi tayo sang-ayon sa kanilang kagustuhan, eh talagang papaslangin po na tayo. So ayan lang po, no, mga kaibigan. Kung ano man po inyong masasabi patungkol po dito sa mga payag ni Mayor Janice Digamo, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section at atin po niyang respetuhin at atin pong bigyang halaga ang inyong mga komento. At pakiusap po mga kaibigan, pakilike po ang ating video para po ay makalat po sa iba pa nating mga kababayan na hindi masyadong update sa patungkol po sa mga balita. Dahil nga pagka marami pong like ay i-recommend po siya ni YouTube. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa aking YouTube channel. At see you po sa next video ko. Ingat lang po tayo palagi. God bless all of us.